ng Bulaklak kapag summer, napakaganda pong tunay at talagang magbibigay ng atraksyon. Dahil po dun sa hugis nitong bilog-bilog na merong parang yung mga halamang mabubulaklak, yan po yung nagpapatingkad at nagdadagdag ng kagandahan. Yung top 10 na trending na hanging plants ngayong summer. Hello everyone! This is Hermes and I help you in Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, ibibigay ko sa inyo yung top 10 na trending na hanging plants ngayong summer! Kaya tutukan nyo po ito dahil susunod na yan sa ating pagbabalik, kaya kung ready na kayo, tutok lang po! And we're back mga ka-MDP at ngayon nga pong araw na ito pag-usapan natin yung mga hanging plants. Kung isa po kayo doon sa mga tao na namumroblema ng space para sa inyong mga halaman, pwedeng-pwede nyo pong itry yung mga nakahang naman na mga halaman. At ngayong araw na ito, ibibigay ko sa inyo listahan nung 10 trending na halaman na pwedeng-pwede nyo pong i-consider, ano, na alagaan. Ito po yung mga talagang nagte-trend at usong-uso ngayong summer. Kaya simulan na natin. Isa sa nagiging atraksyon sa mga garden ay yung pagsasabit po ng mga hanging plants, ano. Sa ganitong paraan po, yung mga open space sa hangin at sa matataas na lugar, eh nabibigyan po ng justice. Napapaganda po nito yung lugar kung saan yung mga matataas na lugar na plain lang eh nagdadagdag po ng atraksyon. So ngayon pag-usapan natin, ano nga ba yung magagandang hanging plants at talagang sila yung nagtitrending kapag summer. Marahil po yung iba dito is yung bulaklak nila. Yun ang nagiging reason kung bakit sila ina-ina, no? Dahil sa ganitong panahon po, eh dun po sila nagbubloom. Yung iba naman pong mga halaman dahil dun sa kanilang mga dahon at sa kakaiba nilang itsura, eh talagang ina-in rin po. Simulan po natin sa number 1 natin sa ating listahan. Ito pong mga tinatawag na firetail. So, eto po, kakaiba yung halamang ito. Kapag hinang nyo po siya ng ganyan, napakaganda dahil dun sa kanyang lumalabas ng parang mga pulang bulaklak. Yan po yung kanyang mga bulaklak. Naanin mo yung mga parang cotton at malalambot. Tinatawag din po itong Acalypha reptans. Yan po yung pangalan niya talaga. Pero mas kilala po siya sa atin sa firetail. Dahil nga po dun sa kanyang pulang mga bulaklak na animoy parang mga apoy. Yan po yung kinuhanan ng pangalan niya. Napakaganda po niyang isabit. At ito mabilis ding dumami, no? Sa pagpapadami naman ito, kakat nyo lang po yung stem tapos tutusok nyo lang po, ano. Okay na okay po siya sa full sun at the same time bigyan nyo po siya ng tamang pagdidilig. So ito po yung unang-una nating halaman. Sa pangalawa naman po nating halaman, ang mga wandering dew. Ang mga wandering dew naman po kapag summer, yan napakaganda po dahil po dun sa kanyang kulay na mas lumalabas. Yung mga mahihilig sa purple, violet, yung mga ganyang shade po, yan po, bidang-bida. May iba't ibang varieties din ito, pero ito yung pinaka maganda sa kanya dahil yung dahon niya po, parang nagsha-shining, shimmering, splendid. Dahil po doon sa kanyang makikintab na parang silver effect doon sa dahon. At the same time po, yung kanyang mga dahon na kakaiba, may violet sa likod, yan po, napakaganda. Napakadali rin pong paramihin. Napopropagate po siya through stem, no? Gusto rin po ng halaman na to na medyo matubig. Kasi kapag kinulang kayo sa tubig nito, maaari pong magkaroon ng dry yung kanilang leaves. Kaya ugaliin pong diligan sila ng tamang-tama. Kapag ito po binigyan ng magandang araw, lalo na ngayong summer, lalo pong lumalabas yung kanyang ma-violet-violet na kulay at mas nagiging matingkad po yung kanyang prints. Sa number 3 naman, itong begonia. Pero this is a kind of Rex begonia, no? Napakaganda po nung kanyang print na dahon. Ito yung tinatawag na begonia sumba. Yan yung tawag sa kanya. And ang nagpapaganda po dito, bukod sa maganda na yung dahon niya, eh napakaganda rin po nung kanyang bulaklak na kulay white na parang bilog-bilog. Kapag halimbawa pong itong begonia na ito ay namukadkad, makikita niyo po yung kanyang mga bulaklak na hindi ordinaryo. Dahil po dun sa hugis nitong bilog-bilog na merong parang yellow dun sa gitna.
So eto kapag nag-bloom kasi yung kanyang dalawang bilog na parang petals, pag open nun, makikita mo yung dilaw na nagbibigay ng mas magandang atraksyon dun sa bulaklak niya. So yan po yung ating pangatlong halaman, itong Zumba na Begonia. Ang pang-apat naman po nating halaman, ito pong mga petunia. Yan po. Ito'y isang uri ng petunia na napakagaganda ng variety ng bulaklak. Ito po yung petunia surfinia. Napakaganda po niyan kasi may choices ka. May red, pink, violet. Minsan plain lang siya. Napakaganda po nung kanyang bulaklak. At kung titingnan niyo po yung mga dahon niya, parang ordinaryo dahon lang. Pero once na tinubuan po yan ng bulaklak kapag summer, napakaganda pong tunay at talagang magbibigay ng atraksyon. Padali din po siyang paramihin. Kaya lang aantayin niyo talaga yung time na ganitong season para makita niyo talaga yung full bloom at kagandahan ng bulaklak. So napakaganda po kung puro ganyan yung nakikita niyo sa inyong mga garden, ano? Talagang makakagaan ang pakiramdam yung mga flowering plants na nakahang. Sa panglima nating hanging plants, ito pong mga Taurinia. Yan pong mga Taurinia, mas kilala po sila sa tawag na wishing bone. So napakaganda rin po ng bulaklak nitong halaman na ito. Oh. Kita nyo po, oh, yan. Napakagandang tunay ng kanyang mga bulaklak. May iba't iba rin pong kulay niyan, ano? Meron pong pink, yan. At ito nga po, yan, makikita nyo na para siyang naka-tube. Yung kanya pong mga dahon, na animoy may mga guhit, kakaiba po ano. At pagkatapos po, kapag halimbawang iyan, nagsimula na po, na umusbong yung mga ganitong flowers, ito po yung hindi pa bumubuka ang flowers niya. Unti-unti po yung bubuka at magiging magandang bulaklak. Ito po napakaraming mamulaklak, kaya naman napakaganda. At talagang in-na-in siya, dahil kapag nag-full bloom po yung inyong halaman, makikita nyo po na parang wala nang space dun sa kanyang mga dahon dahil ang makikita nyo po is yung mga bulaklak niyang mga kakaiba. So napakaganda rin po nito ngayong summer. Alam nyo naman pag summer, yung mga halamang mabulaklak, yan po yung nagpapatingkad at nagdadagdag ng kagandahan sa ating mga bahay. At dahil nga po wishing bone ito, sinasabi po na pag humiling ka rin sa halamang na ito ay maaaring matupad. May mga naniniwala po na itong halaman nito ay maswerte din. Ang susunod po nating halaman, ito po uri ng kalangkowe, no? Actually, ang mga kalangkowe, pwede naman sila na hindi ihang. Pero, ito pong isa na to, napakaganda po kung nakalagay sila sa hanging basket o sa hanging pots. Dahil po doon sa kanyang bulaklak. Usually po ang nakikita nating mga kalangkowe, yung mga hybrid, nakikita po natin. Pero this one po, ito yung madalas at common kapag halimbawang summer dahil lumalabas yung kanilang talagang napakagandang bulaklak. Even po sa lowland, napakagandang alagaan. Yung kanyang dahon na mabibilog, sumisimbolo po yan ng parang money. May mga naniniwala po na magandang alagaan itong kalangkowe na to. Ito, isa na to dun sa mga halaman na parang matanda na o tinuturing natin na parang kinalakihan na natin. Actually, ang tawag ng iba dito is kalanchoy, pero this one is kalangkowe tinyata. Yun yung kanyang variety, no? At itong pinata na to, makikita nyo, minsan sa school, sa mga bakuran, ginagawa rin pong pambako dahil nga po oras na mag-bloom ito sa summer, eh napakaganda pong tunay. So yan po yung ating kalangkowe pinyata na napakaganda. Sa pampito naman nating halaman, ito po yung uri ng succulents. Ito po yung tinatawag na Aptinia Magic Rose, tinatawag din pong Baby Sun Rose. Napakaganda po ng bulaklak na to, no? From green na talagang humahaba-habang mga stem at dahon, magkakaroon ka ng ganitong mga bulaklak. Maliliit siya pero marami siya kung mamulaklak. May variety po nitong yellow at may variety rin pong red. Paminsan po, ayan makikita nyo, yung kanya pong kasing petals kakaiba. Maliliit na pino, tapos po marami. Tapos sa gitna niya may yellow.
Napakaganda po ng bulaklak nito at ito napakadali lang din. Kapag halimbawa pong ito ay matured, nabibigyan niyo po sa kanya yung magandang pagtutubig, nagiging parang madulas po or parang makintab yung kanyang mga dahon. Pero oras po ito na inyong i-stress, lalabas po yung mga bulaklak niyang magaganda. So ito po yung isa sa mga halamang trending din ngayong summer, itong pong baby sun rose o magic rose na tinatawag. Sa pang-8 naman nating halaman, ako po, ito talagang hindi mawawala sa trend kapag summer. Ito pong mga portulaca, yan. Ito po, portulaca grandiflora, no? May mga hybrid-hybrid na rin na lumalabas. Dahil po kapag summer din, ito po, mabulaklak. Pansinin nyo, yung mga may portulaca before na talagang nakita nyo lang mga dahon. Ngayon, pansinin nyo, kung may portulaca kayo sa bakuran nyo, makikita nyo na mamumulaklak sila ngayong summer. Ang ganda-ganda po, may iba't ibang varieties din, kaya nakakatuwa silang alagaan. Pwede kayong mag-collect ng iba't ibang kulay ng bulaklak para maka-add ng napakagandang tanawin sa inyong mga garden. Ang pang-siyam naman nating halaman, ito pong mga pillows. Yan po, tinatawag din po yung tangle heart, ano, pero pellucida yan eh. Napakaganda. Uri rin po ito ng succulents na kapag humaba eh, napakaganda. Maganda po itong ihang, pero maganda rin po siya sa tall pot at saka sa mga head pots. Kasi ultimo po yung kanyang mga stem na yan, humahaba na parang mga buhok, no? So, yung pong iba sa creative styling nila, yan po yung paraan ng pagdi-display nila. Pero napakaganda rin po niyang ipanghang. Lalo na po ito kapag halimbawa dumami yung ganito nyo at talagang lumago, naging lush. Napakaganda po talagang nakabitin sila dyan. Napakabait alagaan din ito at napakadali din pong paramihin. Sa huling-huli nating halaman, ito pong mga English Ivy. Itong mga English Ivy, hindi lang siya maganda. Kaya siya nagtitrend dahil kapag summer, ito yung panahong maalinsangan. Ang nagagawa po ng English Ivy sa ating paligid is nadadagdagan po yung humidity kapag meron pong English Ivy sa ating tahanan. At the same time po, napakagandang air purifier. Kaya po, itong English Ivy, dahil dun sa kanyang benefits, kaya lagi siyang napapasama sa mga trending na halaman kapag summer. So, ayan po, napakaganda ng mga hugis ng kanyang dahon at the same time po, yung mga variegations na bubuo sa kanya. Meron po nito mga plain green, minsan may mga kulay violet kapag nai-stress, ano. Ang ganda-ganda po ng mga English Ivy at isa sa mga paboritong-paboritong ihang na halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video at nalaman nyo na po yung 10 trending na hanging plants ngayong summer. Kaya naman kung wala pa kayo nyan, pwedeng-pwede nyo pong isaalang-alang yung mga hanging plants natin na yan. Salamat po sa inyong panonood mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't ibang ating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Sa sila po, Hermes Unao or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unao, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!